Hello po, magandang umaga po. Ayan po, welcome back po sa ating channel, Jepoy's Nature and Animal Lovers. So, for today's video po, ayan, ipapakita ko po sa inyo ang ating mga tanim na dragon fruits. So, kung mapapansin nyo po sa ating likuran, ayan, marami na po silang nagtuloy na bulaklak, marami ng mga bunga. So, ipiplex ko lang po yung ginamit ko po dyan na pang-spray. Kung paano nagtuloy yung mga buds nila, mga bulaklak at naging bunga. At ang dami pong bunga ngayon. So, ito po yung ginamit ko, yung kung mapapansin nyo po dun sa previous vlog po natin, yung Grow More. Ayan, 20-5-30. Kung mapapansin nyo yung mga prutas, nandyan po kasali po yung dragon fruits. So, kung mapapansin nyo po, ayan. Meron po siyang sabi dito na flowering fruit development formula. So, ibig sabihin po, nagpapaano po talaga ng mga bulaklak. Ayan, kaya nagsulputan po yung mga bulaklak nila. Tapos, inaluan ko lang po siya ng potassium. Tapos, yung nga po, yung pag-abono namin, tsaka yung animal manure. So, ipapakita ko po yung result ng paggamit namin nito para makakuha po kayo ng idea para dumami din po yung bunga ng inyong mga tanim na dragon fruits. So, ililibot ko po kayo. Papakita ko po sa inyo kung ano yung result. So, tara! A few moments later. So, ayan po. Good morning, good morning. Ayan po at ipapakita ko po sa inyo at ililibot ko po kayo dito sa tanim na dragon fruits po natin. Ayan yung mga bulaklak po ng mga dragon fruits po natin. Ayan o. Kung mapapansin nyo po, talagang nagtuloy na po yung mga bulaklak. Tapos marami pa pong nag-uusbong na mga buds. Ayan. Ayan po yung resulta sa paggamit po natin ng Grow More. Ayan. So hindi po tayo sponsor ng Grow More. So Grow More, baka naman. Ayan. Ayan po yung result. Effective naman po siya. Ipinakita ko lang po sa inyo para makakuha po kayo ng idea sa paggamit po natin ng Grow More at inaluan po natin yan ng potassium. Kung mapapansin nyo yung mga buds, mga bulaklak, nagsulputan na po, ayan o, ang dami po niyan. So effective po yung paggamit po natin ng Grow More, ang ibig ko sabihin yan, ayan o. Tapos yung paglagay po natin ng animal manure at saka yung complete fertilizer sa ilalim po ng mga dragon fruits. Kung mapapansin nyo po yung mga, ayan, mga ipot. Mga ipot ng kambing. Ayan o, nandyan pa po, palusaw na. So, kapag umapekto na po yan, mapapansin nyo yung mga dragon fruits nyo, magkukulay green na po yan. So, balik po tayo sa ating topic, ayan, sa paggamit po ng Grow More, ayan po, yung resulta, ipapakita ko po sa inyo na talagang effective po siya. Kita na yung mga buds, at hindi na po ngayon nalalaglag yung mga bulaklak ng ating mga dragon fruit. Ibig sabihin, nagtutuloy na po sila. Yung mga buds po nila, nagiging bulaklak, tapos nagiging bunga. Ayan, ganyan po. So, tapos, meron na rin pong mga hinog sa mga dragon fruit po natin. Kung mapapansin nyo, yan po yung mga unang bunga. Ayan po yung mga second batch pa papadating na po. Ayan. So, pasyal-pasyal po muna tayo sa ating mga tanim na dragon fruits para makita nyo po yung kagandahan. Ayan. Ng ating mga tanim. Ganyan po yung mga tanim natin dyan. Ayan o, tingnan nyo yung mga bunga. Hinog na po yung mga unang bunga. Ayan o. So, ang dami po niya, no? Grabe. So, kung mapapansin nyo, ayan. Ayan pa. Pagmasdan nyo lang po para makakuha po kayo ng idea. Ayan. Ganyan po yung epekto ng paggamit po natin. Ay, ayan po. Oh, wow, ang grabe. Wow. Ay, ganda.
Wow! Daming mga bulaklak, may mga inog na bunga, may bunga, ayan. Daming flowers. Flowers! Ayan pa oh. Oh. So, nakakatuwang pagmasdan po yung ganitong eksena kapag umaga. Sa umaga po kasi, nagsusulputan yung mga bulaklak, doon po sila bumubuka kapag umaga. Ayan o. Oh. Hindi papasin nyo, pabuka po sila. Ayan, ang dami. Kaya maganda pong maglibot kapag umaga sa mga dragon fruits. Lalo na kapag meron na po silang ganyan. Pag nagkasabay-sabay na bumuka, ang gandang pagmasdan. Ayan o. Oh. Ayan po. Ayan po yung result. Kung mapapansin nyo po. Oh. Kahit sa kabilaan, marami mga bunga, marami mga bulaklak, marami mga buds na papasulpot. So ito, ayan, nandyan dyan sa lapag, nagkakat po tayo ng may mga punggus. So sa ating mga dragon fruits, hindi naman po maiiwasan yan. So ang maganda po dyan na tanggalin na po yung mga may punggus. Ayan o. Oh. Ayan po yung result paggamit ng grow more. Tuloy-tuloy po yung mga bulaklak. Nagtutuloy na po, nagiging bunga. So, ayan po. Ibot pa po tayo. Ayan. Dito, lalaki ng mga bunga dito. Nakakapagpalaki rin po ng bunga ito. So, ginamit natin to. Ayan. Ayan po yung result after 1 week. Ganyan na po siya. Nagtuloy na po yung mga bulaklak, wala na pong nalalaglag. Kung meron man pong malaglag, mga bilang lang po, hindi po katulad dati, halos karamihan, nalalaglag, konti lang yung nagtutuloy. So ngayon, tingnan nyo po yung resulta. Sana'y makakuha po kayo ng idea, ayan, para sa inyong mga tanim na dragon fruit, lalo na po dun sa mga baguhan sa pag-aalaga ng mga dragon fruits. Ayan. Sa mga expert naman po, pwede po kayong mag-comment kung ano po yung may dadagdag po ninyo para makatulong po sa mga baguhan po natin na nag-aalaga ng dragon fruit or may mga tanim na dragon fruits para makatulong po tayo sa kanila sa paglago ng kanilang pagsisimula sa pagtatanim ng mga dragon fruits. 1 hour later. Hanggang dito na lang po ang ating vlog. Ayan po, about po sa ating mga dragon fruits. Sana'y meron po kayong napulot na konting idea. Ayan. At kung meron po kayong natutunan, huwag po sanang kalimutan na mag-like, mag-subscribe, at pakihit po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong upload na video. So dito po sa farm, maraming pa po tayong i-upload na video. Abang-abangan nyo lang po. Maraming salamat po sa panunood, sa suporta, tiwala, at lagi pong pagsubaybay sa channel na ito. So maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po tayong mag-iingat and God bless po sa ating lahat, mga guys. So, bye-bye!